ganito ang galaw ko. Naiintindihan ko yung galaw nyo. Pero intindihin nyo ko ang sinasabi ko sa inyo. Pag walang bantay, mag-layup na kayo kaagad. Kahit may bantay, liapan nyo. Advantage yun. Ang tunay na player na kalaban, hindi magpa-foul yan pag liap ka. Hindi magpa-foul yan. Ang problema natin, pag alam natin may tao dyan, liliap tayo, babalik natin. Binibigyan natin ng chance ang defender makakuha ng bola kasi pinapahirapan magtira. Ito ang ano logic. Itira mo na maigi ang tira mo liap, as in parang walang tao. Ang style dyan, parang walang tao. Nagliliap ka. Pag pinalpal ka, foul yan. Pag napalpal ka ng totoo, ano ngayon? Kung napalpal ka, ano ngayon? Baka mahiya doon. Kasama sa laro yun. Ang problema, hindi mo inayos, nabigyan mo siya ng rebound. Nakuha ang bola na baliktad. Silang nakashoot. Imbis ikaw naka-points. So ang technique dyan is, parang baliwala siya. Parang baliwala. Parang hindi ang sulto mo. Tinitirahan mo sa harapan niya. Tirahan mo. Pag gumalaw siya, foul. Pag gumalaw siya, foul. Pag napalpal ka ng tama, okay lang yun. Kaysa naman sa itinira mo nang wala sa lugar, nabigyan ka ng, nabigyan siya ng chance. Diba? Ang ibig sabihin, kill. Kill agad. Hindi na kailangan pa yung arte-arte. Kill ka. Iya. Yun ang technique dyan. Huwag yung bali. Yun ang ayaw ko talaga makita eh. Hindi nyo kailangan pakitaan ng mga marunong kayo sa mga bali-bali na yan. Dahil sa totoong laro, wala yan sa akin. Hindi ko hinahabol yung mga bali-bali na yan. Ang hinahabol ko, quick 2 points eh. Kaya ka tayo nung papasahan na mabilis eh. Para magkaroon ng quick 2 points eh. Bakit natin pipilitin yan? Okay? So ganito, pinsa. Yan ang upinsa natin. Technically, 1-3-1 yan. Isa lang dito, mayroon dito. 1-3-1. Dadalhin ang bola dito. Yan ang sinasabi ko. Pagpasa rito, pag dito pasa, doon ka. Yan, may tirador akong 3 sa tira ng 3. Bakanti-bakanti yan. Maniwala ko sa akin. Hindi ko ipapagawa yan nang hindi yan bakanti. Okay? So 3 points offense yan, coach. Hindi ko naman pwede sabihin sa iyo na pasahan ka dyan nang hindi ka tira doon ng 3. Dadalawa lang yan. Pag hindi ka tira doon ng 3, slasher ka. Okay, slasher ka. Ikaw ito. Dito ka. Dito ka punto. Kasi ang perimeter mo okay naman. Pagka may nakikita ka, sa akin walang problema ang tira. Tumira kayo ng tumira, okay lang ako doon. Hindi ko hinahabol yun. Ang pinaproblema ko lang kasi, itong area na ito, panira na, ayaw pang tumira. Gusto pang isalaksa. Eh, kung malalaki nga eh. Kung kailangan salaksa ka niyan, huwag ka na mag-ambisyon sumalaksak para ipakita mo na magaling ka sumalaksak. Hindi na yun. Unless kung slasher ka, gagawin nito, slasher, okay lang yun. Doon. Pero ang punto rito is, bakit ko pinapractice kayo sa screen and slide? Bakit ko kayo pinapractice doon? Perfecto po yun. Kasi gusto ko sa inyo, siguradong basket. Pagka hindi na siguradong basket, may bagsakan. Hindi pwede sa akin yung naglalaro ito. Walang mangyayari dyan. Dapat pag naglaro tayo, involved ito. Dito bola, involved yan. Pagpasok, face-screen, pasok, slide, drop pass. Basta offense ko, kontrol ako dito, perimeter. Oo, pag-open ka na. Kasi ito, kung pasok naman tira mo, wala namang problema eh. Lahat naman ang harusong tinitira ko kung mapasok eh. So bakit mo pipilitin yung salaksak? Una, inuubos mo yung hangin mo. Di ba? Sige ka lang, sige na, sige. Si ano, si ikaw, okay, yung laro mo sa ilalim, pero minsan, pagaganahin mo yung, bakit mo kailangan pulsahin? Eh kung titira ka na, lalong laro na kung matataga ng kalaban. Eh kung medyo maliit, okay yun. Pulog na lang. Di ba? Ang punto dito is, maglaro kayo nang parang may kasama kayo. Hindi pwede yung solo-solo nga eh. Huwag mong solohin ang laro ng opensa. Mayroon akong set na ipinagawa sa inyo. Gawin nyo yun para ka na rin nag-warm up lang dyan. Para ka nag-warm up dyan. Pag nasunod dyan, screen slide, tama tirador mo, pag naipasa ng tama, tira. Halimbawa, ikaw, may tira ka sa 3. Bakit hindi ka tumitira? Tumira ka sa 3. Ako masasabi sa'yo, tumigil ka na kung ayaw na. Diba? Ako masasabi sa'yo na tumigil ka yan kung ayaw na. Nakikita ko na mga bakanti ka eh. Depensa mo ng ganyan. Bakit tayo mong tirahan? Aantayin mo pa siya. Diba? Umantayin. Tirahan mo. Alam mo kung bakit pinapatira ko kayo kung dapat kayo tumira? Halimbawa, tirador ka sa 3, tumira ka 3. Ang punto doon, ganito halimbawa, ito ang depensa nila. Ganyan. Tumira ka sa 3. Ano mangyayari? Didikit ang ganyan. Titira sa 3. Didikit ang ganyan. Hindi maluwag pong paso. Maluwag. Maluwag ang salit. Eh ngayon, kung hindi nga tayo tumitira, walang threat sa labas, wala silang problema. Ganun ang ginagawa. Sige na sige. Dahil alam nila, nagpipilit kayo sumalaksa. Tirahan nyo sa labas. Pag tira sa labas, bubuka yan.
Ganun ang mangyayari. O, ibigay mo sa kanya ang bola. Na ganyan ang defense, ha? Diba? O, ibigay mo sa kanya ang bola. Pagbigay sa kanya ang bola, yung isang screen, papasok. Check, slide. Hindi na makagana ang laro. Bakit? Basic ang laro. Basic na laro. At sinasabi ko, dapat maging epektibo ang laro sa loob. Hindi pwede yung solo-solo nga eh. Eh ako, tatapatin kita. Minsan sinusolo mo dahil nagigigil ka. To the point na nakakamali ka tuloy. Hindi mo. Kalma lang. Laruin mo. Anong usapan natin? Basket muna, di ba? Pasok ka, basket. Pag hindi sumunod ng kalaban, basket siya. Pag sumunod ng kalaban, drop pass. Ganun lang lang, ganun. Tuwing papasok ka, basket. Ang depensa, magre-react. Pag react ng depensa, ibagsak mo. Pag hindi nag-react, automatic basket. Hindi eh, nag-depensa eh. Pag depensa, automatic drop. Yun lang papasok sa utak. Huwag kayo maging tentative. Pitira na rin lang, tira mo. Tira. Kailan ko ba kayo sinita na hindi nyo na-shoot? Hindi naman ako nagalit eh, hindi nyo na-shoot eh. Kasi alam ko, tama naman, may space naman, tumira naman eh. Alang naman, ayaw mong shoot yun. Diba? Gusto mong pumasok yun. So alam ko, na pag tumira ka, alam ko, by heart, gusto niyo ipasok ko. Hindi ko mapasok, wala magagawa. Ito na niyo. Okay? Sabi niyo ngayon, mabilis ang depensa. Mabilis ang kalaban. Pag mabilis ang kalaban, dito papasok yung set play. I-set play niyo ng tama para pag nabasket, wala silang itatakbo. Tatambakan kayo niyan pag hindi niyo pinapasok yung bola. Ang sekreto sa basketball, para hindi kayo matakbo ng matakbuhan, palabasin mo sila. Yung may sekreto doon. Palabasin mo. Pag hindi mo pinalabas yan, automatic ang pasapasa ng tatakbuhan. So, anong ibig sabihin niya? Palabasin mo sila. Tuwing ball position, hanggat maaari, na isushoot natin ang bola. Kasi wala silang itatakbo. Every time, tandaan niyo yan. Ako, binawarningan ko kayo. Every time na hindi niyo isushoot ang bola, tatakbuhan kayo. Yari kayo dyan. So, yun ang sinasabi ko sa inyo. Gamitin ito para hindi kayo matakbuhan. Kung mas mabilis sila kaysa sa atin, anong gagawin natin? Bagalan. Tayo ang pinakamabagal maglaro para sila susunod sa ating babagal, hindi sila makakatakbo. Kung tayo mas mabilis, hindi bibilisan natin para sila pag sumabay, hindi sila makakasabay. Yun lang yun, counter-counter lang. Kakounterin mo. Hindi pwede yung makikipagsabayan ka. Hindi pwede yung sabayan. Ito pa kung bakit kayo tatakbuhan. Ito kung bakit kayo tatakbuhan. Pag hindi kayo marunong magdepensa ng box out, tatakbuhan talaga kayo. Kasi bakit? Ano mangyayari? Walang rebound, mabilis ang pasa niya. Pero, kung nagkikipag box out kayo ng maayos, ibig sabihin, kahit pa paano sa inyo pa ang bola, or hindi man sa inyo ang bola, hindi sila nakakapasa. Bakit? Nakadikit kayo. Sample, sila ito. Nandito ka. Diba? Pag tira nila, hindi ka dumipinsa, tumira tayo, hindi mo nakuha pa yan, nablaghan, or nandito. Ang mangyayari, pag nandito ka, ang ganda ng pasa niya, diba? Ang ganda ng pasa. Pero kung at least lumalaban ka, hindi papasa yan. Ano nangyayari? Set. Kahit pa paano, pag nag-set, hindi tayo matatakbuhan. Kasi nag-set. Ang problema, pag nag-running game. Okay? Yan ang mga running game. Pag nakadistansya ka, running game yan. Pero kung nakadikit ka, nangyayari yung gagawin, hindi pa pasa yung dribble. So once nag-dribble, okay na. Baba kayo, tama ng defense. So yun lang yun. Basta once nakuha yung pag nakatira sila, halimbawa tira tayo, hindi pumasok. Pag nag-habol agad ng bantay ng tao. Isa lang yan. Halimbawa, rebounder nila. Dikitan agad, walang pasa, maghahanap ng papasahan. At least madilim. Pero pag hindi nga kayo na ikipaglabanan ng rebound, or hindi ko sinasabing labanan yung talunan, ha? Hindi talunan ang sinasabi ko. Yung positioning. Backstop. Position. Pag tama ang positioning mo, sa'yo pa rin ang bola, so may laban pa rin tayo. Then, kung wala, talo ka, pag nakuha na rin yung bola, at isa kadigit ka. Meaning, kahit nagtakbuhan na tayo ng lahat dito, hindi makapasa yan kasi mayroon akong tao. Anong gagawin niya? Magtatawag ng papasahan. Kaya ako pasahan, okay na. Wala na fast break yun. Standby, baba kayo. Kung yun ang depensa natin, baba kayo. Kahit pa paano, hindi kayo natakbuhan. Hindi kayo natakbuhan. Again, inuulit ko. Tumira kayo, nagkamali. Huwag na kayong mag-usap-usap sa loob para lang sabihin na ano ka, anong ginawa mo. Hindi ganun. Sabihin mo, baba na tayo. Depensa na. Kasi wala na tayo dyan, depensa na tayo. Yan din ang isang epekto na tama na hindi kayo matatakbuhan. Magpasahan man sila ng mabilis, at least kung meron na dito na kayo, hindi na basta-basta makakatira. Lalong-lalo yung layup. Natira nila sa labas. Eh, at least sa labas ang tira. Kahit pa paano may laban. Pero kung hahayaan nyo, hayaan nyo yung ganyang sitwasyon, yari na. 3-2. Yari na kayo. Okay? Napakita ko yan sa inyo kasi yan ang katotohan. Nangyayari yan. Ulitin ko. Ito ang opensa natin. Pasa dito.
nakboro on screen, tirador sa tres, tira tres. Kung slasher yan, tawag ka ng screen. Screen. Pasok. Didepensan ka lamang dito, naka-slide dito. Diba? Slide. Pasa. Pagpasa rito, ang defender niyan dito. Pag defender dito, drop pass dito. Tatlong pasa, okay na. Okay na yun. Wala ka problema. Yun at yun lang ang gagawin niyo. Bakit ganito at ganito ang gagawin? Gusto ko kasi ma-stop. Gusto ko ma-stop ang running game. Lalong-lalo na. Kung ang tira nito, ninyo ay nandito lang sa mga area na yan. Walang running game gano'n yan. Alam niyo bakit walang running game? Ganito mangyayari. Alangan naman mag-alisan sila. Nandyan sila. Nandyan sila, nakuha nila yung bola, walang running game. Kasi nandyan kayo, hindi nga makapasa eh. Hindi nyo kailangan i-foul eh. Importante lang, taasan ng kamay. Importante lang na hindi makapasa. Walang outlet pass. So okay, stop. So at least baba. Yun yun. So ganun ng ganun. Hindi ko sinasabi na walang tira sa loob. Gusto ko, mas maganda na makatira sa loob, lalong-lalo na kung nangyayari yung mga perimeter at saka yung mga tira nito papasok na pass. Okay yun. Pero sinasabi ko, kung tirador ka sa tres, why not? Tira ka sa tres. Wala akong problema. Feel mo tumira ng tres, siguraduhin mo alam mo yung titira ka ng tres. Ikaw, titira ka sa loob, gusto mo sa loob. Di, ipisto ka rito, hihingi ka ng bola. Diba? Pagdating dito ng bola, i-overplay mo, hihingi ka rito ng bola, laruin mo. Tapos nandito yung kakampi mo. Pag hindi kaya, help mo, bigay mo rito. Huwag mo rin suluhin kasi nga kailangan, kailangan ka sa loob. Pag pagod na pagod ka, wala, receive yun. Hindi ka na makatakbo, hindi ka na makadepensa. Ikaw naman na point guard, titignan mo yung laro mo. Okay? At naalala ko lang, last 2 seconds, nag-timeout ako, gumastos ako ng isang timeout. Naalala mo ba? Nag-timeout ako ng isang timeout, hindi nyo nagawa. Malaking, kaya ko tinayang option kasi marami akong timeout, wala namang problema. Ngayon ko lang sabihin doon, gusto kong makita kung nakakaintindihan ba tayo, pero walang nangyari. Itong sinasabi ko nga, kung hindi naiintindihan, magsabi. Hindi yung tatango, nauwi. Anong purpose kung dito ko pinalabas? Anong purpose dito ko pinatayo ang isa rito? Anong purpose noon? Para mabilis yung oras, yung mahabol yung 2 seconds at makatayo. 2 seconds ako, di ba? 2 seconds. Imumustra ko sa inyo ang nangyari. Nung ibinigay ang bowler ito, ano nangyari? Natagbong kayo doon? Walang receive sa malapit. Ang sabi ko, ang nangyari kasi niya, 2 seconds, bumantay sila. Hindi po bayaan eh. Kasi pagka ito ang depensa nila, makakakuha ako ng bola rito, makakatira ako sa 2 seconds na yan. Ang ginawa nila is dinipensa sila ng ano eh. Dinipensa ang ganun-ganun. Opo. Ito na lang, sabi na natin wala na yun sila. Kasi dito naman talaga nangyari. Ito ang nangyari eh. Nung ibinagay yung bola, tumakbo rito. Wala. Hindi tayo nakakuha ng bola. Ang turo ko, kung nakaintindihan tayo, parang lumabas na hindi ako naintindihan. Ang turo ko kasi ganito. Wala na doon, halimbawa, paralyzed na doon. Yan ang turo ko sa inyong position. Ang sabi ko, pag hawak ng bola, kuha niya. Diba? Pag kinuha yan, susunod. Siyempre, bantay niya yan. Kalas. Bakit tayo naggalawan, sir? Eh, pinasa rito. Ano mangyayari? Mautak ito. Alam niya na dito. Pag pop-out ito. Diba? Ano yan? Diba? Walang silbi. Two seconds, may points ako dyan. Pero nangyari natin is, naggalawan tayo. Okay. So, kung hindi nyo nagigets, tanong. Kasi pwede akong mag-ulit. Hindi yung okay na. Iyon ay walang kwenta yun. Pero ang purpose ko doon, tinitest ko kung kakayanin natin gumawa ng simple na ganun. Simple, kasi yung importante. Doon naman sa tres. Nangyari, di ba? Yes, nasunod natin. Yung si Michael, nakapunta roon. Nagkaroon ng space kasi nag-decide ang kanyang defender. Ano nang may error dito eh. Nag-decide. Nabigyan doon. Anong nangyari? Late siya. Malayo. Di pumasok. Kasi lumayo siya eh. Nandun si Michael. Pagbalik niya roon, take off nito. Wala na. Hindi niya kayang i-foul yun. Kasi pag kinol yung content. Automatic. 3 point. 3 throw. So may hindi bonus. Niya kinaulo, pinatira niya. Luckily, pumasok. Yung nagkagandaan doon, nagagawa. Pag ginusto natin magawa, magagawa kasi kung tumatama na lang natin. Kung nagkataon na 1 point lang or 2 points lang ang lamang nila, yari sila doon. Di ba? Ulitin ko yun. Pagka nagawa ang tama, okay. Ito pa, ang sayang natin. Ilang points na lang? 3? 4? 2. Nagagawa natin ang bola rito. Ipinamigay natin.
ibigay natin, ano natin dito yun eh. Yes, coach. Ano natin? Okay. Ito namang management, may mali ito. Alam mo bakit mali? Technical yun, technical na. Dapat hindi nila in-stop yun. Nung nabasket natin yung bola, paglabas nila, naka-pwesto tayo. Yes, coach. Na-stop yun. Position natin, tayo ang may momentum. Na-stop. Naglabas ulit. Kaya sabi ko, technical yun mo dahil walang timeout yun. Kaya nga, ubus na po yung timeout nila. Technical talaga yun. Technical yun, pero ang punto rito is, itong isa, yung coach nila, malamang alam na wala sa timeout. Sinira lang tayo rito. Sinira sa discard yun. Yun ang sinasabi ko kay Mike. Na Mike, bakit hindi mo technical yun? Dahil sinira, momentum kami, agaw yan eh. Ngayon galing kami sa agaw, at agawin ulit siya. Dahil hindi nakapurma yun. Eh nakapurma kasi naggalawan na tayo dahil... Kasi tinignan ko yung video nila nung laro nyo yung fight ng first game. So, hindi na tinignan. Minsan hindi natin hawak ang sitwasyon. Pero ang punto ko rito is, conserve ng mga error, conserve ng mga mali na yan. Kasi nga, pagkakasama sa laro, katulad nung 3 points lang tayo natalo. Ang error natin ang decision. Ilabas mo na ano, ilabas mo na yung pero yung error, yung passing error, di ba? Tsaka minsan nagsusolo tayo ng laro. Hindi ako nasasabi sa inyo magsolo kayo ng laro, hindi yun. Kahit ikaw taga sa laksak, hindi ko sinasabi yung soluhin mo. Kasi hindi nga pwede yung solo-solo rito. Kailangan mo ng katulong. Pag na-stop ka, saan tayo pupunta? Pag na-stop ang laro mo, saan ka pupunta? Kung wala kang katulong. Di ba? Patay, error na. Eh, samantala kung meron kakakampi, may option ka. So, trabaho mo yan, position mo na. Position. Hindi naman ako magpapabago ng pwesto, o di set mo muna. Tatalikuran mo lang yung depensa. Set ka na eh. Hindi ka humarap eh. Kung madalhin dito, madalhin dito. So, yun lang yun. Mabilis, madali. Tingnan nyo yan. Pagka ganyan ang depensa nila, pag natin tayo may tira. Anong solusyon nila dyan? Ang solusyon nila is ganito. Kaangat. Sona. Amagano. Tataw-taw. Ibig sabihin mo kayong mga. Pagka napansin mo buka yan, pasa. Pwede mamingin na screen sa salaksak ka. Pwede mo ibigay sa kanya. Ganun lang. Ganun ang bola. Screen. Pasa. Slide. May shooting dito, Kocho. Sa atres. Kaya nga. Ang ibig sabihin, pagka may distansya, parespetuhin mo. Ibig sabihin, walang respeto sa'yo. Di ba? Hindi ka nare-respeto. Ulitirahan mo. Ngayon, magka-utak siya. Titira na naman. Titira siya. Dipinsahan. Pagka dumipinsa na naman, o di mangyayari, nandiyan na naman, buka na naman, papasok na naman tayo. Gamitin yung screen slide. Automatic yan. May drop pass. Magagamit yung lahat ng screen na yung screen play. So yun lang. Ngayon, sabi nyo, magbilis sila. Masi-shooting to, coach. Kalaban natin. Puro siya yung labas, kahit yung malaki na labas. Kung sa labas ang tira, mangyayari, ganun din ang gagawin. Yes, coach. Ganun din. Kung puro labas, either mag 1-3-1 din ang depensa natin or 1-2-2 or 2-3, depende nga sa kanila kung anong position. So ang pinaka-short is kung ano ang kanila depensa, yun ang depensa niya. Pag sila nag 2-2-1 or nag 1-2-2, ganun din kayo, 1-2-2 din kayo. Ibig sabihin, ito ang position nila. Yan ang position nila, may isa rito. Ang mangyayari ganyan. Hindi pwede kayo magpistuhan ng ganyan. Kakainin kayo ng buhay. May shooter nga sila. Malaki pa. Magkakaroon ng tira. Libre. Huwag kayo matakot sa laki naman. Ito naman yun. Anong turo ko sa inyo pagka ganyan ang posisyon? Di ba? Pag dinala nito yung bola, nasaan ang strong side nila? Dito. Nasaan ang weak side? Sa kabila. Dito. Weak side dyan. Huwag kayo masyadong mag-intindi muna dyan. Kasi weak side. Ito ang strong side. Dito kayo kakainin ng buhay. So dito kayo mag-concentrate. Di ba? Angat kayo ng konti pero alam mo. Di ba sabi anticipated. Ko? Punta kayo rito pero alam mo na hindi siya pwedeng tumawid. Pagka tumira, block. Ang punto rito is dahil malalaki nga sila, hindi man makatira yan, papasok yan. Pag pumasok yan, mayroon ako defender. Tulong. Pag nakalusot, mayroon ako defender. Okay? Pag swing ng bola, binalik ang bola rito. Balik. Pag nandito na siya, nandito na yung bola, dikit. Di ba? Walang silbi yan.
magdamagan laro pa, balik-balik dito ang pasa, okay naman ko doon, wala yun. Ang problema, ang pasa na yan, ito, mga pasa pumunta rito, yan ang delikado. Lalo na kung nakapisto rito malalaki, kakainin kayo ng buhay. Anong sekreto dyan? Pag alam mo dito dinadadambula, ibig sabihin,